Good morning po sa mga kaibigan natin dyan sa Hito Kaalaman. Si Perds pong muli ito ng Hito Kaalaman. At ngayon po ay meron tayong binisita na isang farm dito rin po sa Batangas. Yan. So, si Sir ay may 5 butas ng concrete pan. Yan. So, ito yung pinakamalaking concrete pan ni Sir. Yan. Dinidrain na po yung tubig. At yung tubig ay ilang buwan na siyang hindi nagpapalit. Yan, kung mapapansin niyo po. Medyo brown na po siya. At kulay na pids na po yung kanyang tubig po. Tapos ito naman pong isa ay green na green. Yan. So ito po yung pond ni Sir. Binisita po natin dito sa parteng Batangas. At ang gagawin po natin dito ay bibili na rin po tayo o bibilhin na rin po natin itong mga hito ni Sir. Dahil sabi ko nga po sa inyo ay kulang na kulang po ang hito ko dito sa Batangas at kinukulang pa rin po ako dahil sa dami ng bumibili. Kaya umiikot po ako dito sa lugar namin dito sa Batangas upang bumili ng mga hito. Yan, maghanap ng mga nag-aalaga ng hito dito upang maibigay ko naman sa mga naghahanap na customer sa akin. Kasi nauubusan po talaga ako ng mga hito, mga grow out. Yan. Siguro kulang ang 500 kilo sa isang linggo. Yan, kulang po. So, ikot po tayo dito sa Batangas para maghanap po ng mga mag-aalaga ng hito dito. At syempre, inuuna ko yung mga customer na bumibili sa akin ng fingerlings na kapag lumaki yung ang kanilang mga fingerlings na binili sa akin ay siyang kukunin ko. Okay? So, ganun po ang style ko po dito sa aking farm at dito po sa mga bumibili sa akin ng mga fingerlings. So, lahat po ito, ibibilhin po natin lahat ng laman po nito. Itong mga concrete pan na ito at hindi natin alam kung ilang kilo po ang aabuti nito. Yan. Tapos kapag na-drain na po ito, na kuha na po lahat ng laman po nito, ay bibili naman sa akin si Sir ng fingerlings. Okay, so palitan lang po kami ng kalakal. Palitan lang po kami ng produkto. Kukunin ko itong hito ni Sir, tapos kukunin niya naman yung mga fingerlings ko. So palitan lang po kami at yun po ang ginawa ko po dito. So ginagawa po namin ito. So yan, dinedrain na po yung tubig pamula dun sa taas, babagsak po dito sa baba. Yan, so itong pinagbabagsakan ay wala pong laman ito. At didiretso naman po dito sa pinakababa. Yan, dito po, yan, sa pinakababa na yan. So yung pinakababa na yan, yan po ay didiretso naman po doon sa may kanal, lagusan ng tubig papunta dun sa hindi ko alam kung saan napapunta yung tubig nito kapag lumabas na po yung tubig dito. Okay, so ang design ng concrete pan ni Sir ay medyo iba doon sa mga nakikita natin na concrete pan na design talaga na pang isda. So ang ginawa ni Sir dito ay yung drainage po niya ay iba dahil nasa gilid lang po yung drainage tapos kabit-kabit na po. So kung kabit-kabit na po yung drainage, halimbawa i-drain mo dito ay babagsak naman doon sa kabila, tapos babagsak naman din doon sa kabila. So kakaiba yung drainage ni Sir. Okay? So ayun, tinuruan na rin natin siya kung paano, kung halimbawa babaguhin po niya yung drainage po niya, ay tinuruan din po natin sa kanya kung ano yung mga dapat gawin dito sa kanyang drainage. So kung hindi niyo naman po, kung ganito na po yung design ng inyong drainage at hindi niyo na po babaguhin, ay pwede naman po kayong bumili ng submersible pump. Okay, so ilulubog niyo lang po yung submersible pump diyan tapos itatapon niyo po doon sa kabila para hindi po pumunta doon yung tubig doon sa kabilang pan. Okay? So, yan na, nagpapakuha na po tayo ng mga hito sa parte pong ito. At yan si Sir, ang gamit po niya ay yan, sho ang tawag po sa amin dito. Yan. So dapat sa mga ganitong pag
haharvest o pagkuha ng mga isda, dapat may katulong ka dito. Dalawa o tatlo kayo. Tapos, ang tamang diskarte dyan ay gagamit kayo ng malaking lambat. Una, upang magkabilang dulo kayo ay makukuha nyo lahat ng hito. Pangalawang diskarte ay, yun nga, submersible pump, kailangan nyong igahin. Yan, dahil ito po ay hindi mo basta-basta may iga itong ganitong klaseng drainage na ginawa ni sir, dahil may awang po ito o may pagitan po itong taas mula sa flooring, drainage taas mula sa flooring. So may 1 foot pa na matitirang kasing taas ng tubig. So 1 foot pa yung taas ng tubig na matitira po. Yan. So, yan na, yung pag-discarte na lang panguhuli ng isda, medyo mahirap dahil yun lang ang gamit nila, syo, tapos may tira pang tubig. So, yun, tinuro na din natin sa kanila, yun, ang mga dapat gawin. So, yun ang purpose din natin kung bakit tayo nagpunta dito. Syempre, para magbigay na rin ng tips and idea dito sa mga kaibigan natin dito sa Hito Kaalaman. Okay, so ito na yung mga nahuli nilang isda. Yan, so matataba. Magagandang klase yung mga nahuli nilang isda. So after mahuli lahat ng isda dito, ay sabi ko kay sir ay linisan yan yung kanyang pond para sa darating na fingerlings ko po ay maayos at malinis na po yung paglalagyan po nila. Yan. So ang taas ng tubig sabi ko sa kanya ay at least 2 feet o 1 meter ang taas ng tubig. Dahil malawak naman po ito. Tapos yung mga fingerlings po natin ay malalaki na po yung ibibigay po natin dito. Yan. So, lima yung paglalagyan ni sir. Lima yung lalagyan niya ng fingerlings, yung kanyang pond. Okay, so ang sukat ng pond ni sir, estimate ko nasa 6 meters. 6 meters by 10 meters po ito. O 6 by 12 meters ang sukat po ng pond ni sir. So malaki yung pond ni sir. So ang lugar po na ito ay sa tunay hindi po ito ay hitoan. So ang lugar po na ito ay Babuyan. Yan ang pinakanegosyo po ng pinakamay-ari po dito ay Babuyan. Yan. So bali parang sinubukan niya lang itong hito. Itong pag-aalaga ng hito, kung kikita daw ba siya o hindi. So sabi naman po niya ay kumita naman daw po siya. Yan. So maaaring ito na din daw po ang kanyang ipalit sa Babuyan. Pero titignan pa daw. Yan. Kung kumikita pa yung baboy o mas kumikita pa yung paghihito niya. Yan. So may mga iba't ibang idea po tayo. May mga iba't ibang option din po tayo sa ating pagninegosyo. So kung hindi ka na masyadong kumikita sa pagbababuyan, pwede mo namang subukan itong paghihito. Yan. Okay, so halos estimate ko nasa 100 kilo yung nakuha na po nila. Yan, halos 100 kilo na po yung makukuha po natin dito sa pond po na ito. Tapos meron pa po doon sa kabilang pond. Yan. Yung mga na doon sa baba. So ang style ng pond ni sir ay pababa eh. So medyo may elevation. Yan. So parang hagdan yung style ng pond ni sir. So yun. So kapag may tubig dito, bababa lang dun sa kabila. Tapos bababa dun sa pinaka ibaba. So para sa akin parang mas okay kung yung tubig ay nakaseparate na itatapon mo. So hindi siya pupunta sa baba. Hindi siya pupunta sa kabilang pond. Para hindi naman madumihan yung kabilang pond. Halimbawa madumi na dito sa pond na ito, ay hindi po pupunta yung dumi doon sa kabila. Okay? So yun lamang po. At kung may mga katanungan po kayo, yan, kung mga gusto po ninyong bumili ng fingerlings po sa akin, may available po sa akin. Nandito po yung aking contact number. Yan, nasa gilid po. Tapos kung medyo malapit po kayo sa akin dito, at ang problema nyo po ay market, kung saan nyo po ibabagsak kapag naglakihan na po yung inyong mga isda,
ay pwede po tayong mag-usap. Yan, ang usapan po natin ay pwede pong ako na rin po yung kumuha ng inyong mga isda, mag-harvest po ng inyong mga isda upang nang sa ganon ay makadiretso po tayo o makadiretso po tayo ng susunod na pagpapalaki. Yan. Kung sa akin po kayo kukuha ng fingerlings, yan, pwede pong ganun po yung mga, yung maging usapan po natin. Yan, kagaya ng ginagawa ko po dito at kagaya ng usapan namin ng aking mga customer. So, yan, yung mga nakuha na po natin na mga hito, yan, sinakay na po natin at inilagay na po natin dito sa box. So, halos 100 kilo po yung nakuha po natin dito. Tapos yan, di-deliver na po natin yan dun sa ating mga customer. Okay? So, yun lamang po at maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito sa dulo ng video na ito ay nakaabot po kayo. Maraming salamat po. Yun nga po, ulitin ko lang po ulit. Kung may gusto pong bumili ng fingerlings, pwede nyo po akong tawagan dito. At kung may mga katanungan po kayo, may mga troubleshooting, problema sa inyong fund at gusto nyo masolusyonan agad, tawagan nyo lang po ako dito kung napaka-importante po nyan at kung may problema na po sa inyong fund. Okay, so tawagan nyo lang po ako. Maraming salamat po at nawa ay lahat po tayo ay pagpalain po ng ating pong Panginoong Diyos.